Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon sa Edukasyon sa Pagpapakatao ng ikatlong baitang. Ang pag-aaralan natin ngayon ay pagmamalasakit sa kapwa, ikalawang markahan, unang linggo. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagpapadama ng malasakit sa kapwa na may karamdaman sa pamamagitan ng mga simpleng gawain, pagtulong at pag-aalaga, pagdalaw, pag-aliw, at pagdadala ng pagkain o anumang bagay na kailangan. Nakapagpapakita ng malasakit sa may mga kapansanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng tulong sa kanilang pangangailangan, pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro o larangan ng sport at iba pang programang pampaaralan, pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro at iba pang paligsahan sa pamayanan. Ang mundo ay hitik sa iba't ibang pagsubok, hamon at pagkabigo. Bawat tao ay may kani-kaniyang kakayahan kung paano harapin ang mga ito. Ngunit, lahat kaya ay may kakayahang mapagtagumpayan ang mga ito ng mag-isa? Pag-aralan ang mga sumusunod na larawan. Ano kaya ang inaasahan mula sa iyo sa araling ito? Sa araling ito, inaasahan na maipadarama mo ang malasakit sa kapwa na may karamdaman sa pamamagitan ng mga simpleng gawain tulad ng pagtulong at pag-aalaga, pagdalaw, pag-aliw, at pagdadala ng pagkain o anumang bagay na kailangan. Gayun din inaasahan na may papakita mo ang malasakit sa mga may kapansanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng tulong sa kanilang pangangailangan, pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro o larangan ng sport at iba pang programang pampaaralan at pampamayanan. Ano ba ang kahulugan ng salitang malasakit? Ito ba ay katumbas ng salitang pagtulong, pakikiramay at pag-aalala? Marahil ay oo, ngunit higit pa rito ang katumbas ng salitang malasakit. Ito ay ginagawa sa iyong kapwa sa mga panahong higit nilang kailangan ang tulong, pag-aalaga o pagkalinga. Ginagawa ito sa nang taos puso. Sa pagkakataong ito, dapat mo ring isa sa alang-alang ang katambal ng pagmamalasakit sa kapwa ang sumusunod. Nariyan ang kabutihan ng kapwa, kaligtasan ng kapwa, kaayusan ng kapwa, kapakanan ng kapwa. Gawain isa, basahin ang bawat pangungusap sa ibaba at isulat ang tama kung ito ay nagsasaad ng pagmamalasakit sa kapwa at mali naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Bilang isa, nagpapatugtog ako ng malakas na malakas kapag may sakit ang aking kapatid upang siya'y sumaya. Bilang dalawa, ibinibili ko ng malalaking sitsirya ang aking pinsan na may sakit upang mabusog siya. Bilang tatlo, sa tuwing may sakit, ang nakababata kong kapatid ay pinupunasan ko ng maligamgam na tubig ang kanyang noo gamit ang bimpo. Bilang apat, tinutulungan ko ang kapamilya ko o maging kaibigan na iabot ang mga pangangailangan nila kapag sila'y may sakit o karamdaman. Bilang lima, dinadalhan ko ng prutas at mainit na sabaw ang kaibigan kong may sakit. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Bilang isa, mali. Bilang dalawa, mali. Bilang tatlo, tama. Bilang apat, tama. Bilang lima, tama. Magaling mga bata! Yay!
Gawain dalawa, basahin at unawain ang kwento tungkol sa magkaibigan. Sagutin ang sumusunod na katanungan, isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang magkaibigan, isinulat ni G.D. Villoria. Magkaklase at matalik na magkaibigan sina Elmer at Erwin. Magkalapit lamang ang kanilang mga bahay, kaya sabay silang nag-aaral at gumagawa ng kanilang mga aralin at proyekto sa kanilang asignatura. Hindi nila pinababayaan ang kanilang pag-aaral. Sa makatuwid ay pareho silang laging napaparangalan. Sa kabila ng kanilang kasipagan sa pag-aaral ay hindi rin naman nila nakakalimutan ang paglalaro bilang libangan. Pareho silang mahilig sa sipa, patintero, tumbang preso at luksong tinik. Isang araw, nagkayayaan ang dalawang magkaibigan na tumulong sa pagtanggal ng damo sa bakuran nila Elmer, sapagkat balak nilang magtanim ng mga halamang gamot. Hindi na malayan ng dalawa na pabuhos ang malakas na ulan kung kaya't inabutan sila nito. Agad nilang pinatuyo ang kanilang mga sarili at nagpalit ng damit. Pagkaraan ay nagpaalam na rin si Erwin pagkatapos makakain ng mainit na sopas. Kinaumagahan sa paaralan, hinanap ni Elmer ang kanyang kaibigan sapagkat bakante ang kanyang upuan. Tinanong niya ang kanyang guro, "Ma'am, napansin po ba ninyo si Erwin?" Siya ay sinundo ng kanyang ina kani-kanina sapagkat siya ay nilalagnat, sagot ng kanyang guro. Naisip tuloy ni Elmer na marahil ito ay dahil sa sila ay naulanan. Siya ay nag-aalala sa kanyang kaibigan, kaya dinalaw niya ito sa bahay. "Erwin, kamusta ka na?" Narito ang mainit na lugaw at mansanas, ang wika niya. "Salamat ng marami, kaibigan," tugon ni Erwin. Maya-maya ay kinuha ni Elmer ang plangganita at kumuha ng maligamgam na tubig at bimpo. At saka pinunasan ang kaibigan. Nakita ito ng ina ni Erwin kung kaya't lubhang natuwa at humanga sa pagmamalasakit nito sa kanyang anak. Naging mabilis ang pagaling ni Erwin kung kaya't muli siyang nakapasok sa paaralan. Nagpatuloy ang mabuting pag-aaral ng dalawang magkaibigan. Ano ang pamagat ng kwento? Ang pamagat ng kwento ay ang magkaibigan. Sino ang dalawang magkaibigan? Sila ay sina Elmer at Erwin. Ano ang nangyari kay Erwin at bakit? Sinundo si Erwin ng kanyang ina dahil ito ay may lagnat. Ano ang ginawa ni Elmer bilang kaibigan ni Erwin? Dinalaw niya si Erwin sa kanilang bahay. Anong katangian ang ipinamalas ni Elmer sa kaibigan? Ito ay ang pagmamalasakit sa kaibigan. Mabuti ba itong gayahin? Oo, mabuti itong gayahin. Bakit? Dahil ito ay nakapagpapatatag ng pagiging magkaibigan. Mahusay mga bata! Mga paraan kung paano may papamalas ang pagmamalasakit sa kapwa. Isa na rito ang pag-aalaga sa kapwa na may sakit o karamdaman sa pamamagitan ng mga simpleng gawain tulad ng pagtulong at pag-aalaga, pagdalaw, pag-aliw at pagdadala ng pagkain o anumang bagay na kailangan nila.
Pangalawa, maaari mo rin ipakita ang iyong pagmamalasakit sa mga may kapansanan sa pamamagitan ng pagbibigay ng simpleng tulong sa kanilang pangangailangan, pagbibigay ng pagkakataon upang sumali at lumahok sa mga palaro o larangan ng sport at iba pang programang pampaaralan at pampamayanan. Halina't palalimin pa natin ng lubos ang iyong kaalaman hinggil sa pagiging pagmamalasakit sa kapwa upang magamit mo ito sa pagpapayaman ng iyong kagandahang asal. Ilan sa mga paraan ng pag-aalaga sa may sakit ayon sa mga dalubhasa. Nariyan ang siguraduhing komportable ang taong may sakit. Iwasan ang magkaroon ng sobrang ingay sa paligid. Bigyan siya ng sapat na tubig, juice, tsaa o mainit na sabaw. Mahalaga na malinis ang kanyang katawan. Pakainin ng masustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay. Painumin ng gamot na inireseta ng mapagkakatiwalaang doktor. Patulugin ng tama at sapat upang manumbalik ang lakas. Muling magpakonsulta sa doktor kung kinakailangan. Ngayon ay batid kong marami ka nang natutuhan sa araling ito na higit pang magpapayaman sa iyong pagiging makatao at pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ipagpapatuloy natin ang ating aralin sa susunod na linggo. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli, paalam!